Case. Anong pangangailangan ngayon na idinadaing ng mga taga-Bulalakaw, Oriental Mindoro? Manong Ted, ang mga pangangailangan na unang-unang idinadaing ng ating mga kababayan sa Bulalakaw ng ating silang puntahan kanina ay pagkain at tubig. Wala na rin kasi silang mabilhan ng bigas dahil sarado ang mga tindahan at kanina lamang nabuksan yung mga kalye. Kami nandito dito sa bayan ng Magsaysay, ito sa Occidental Mindoro na dahil dito lamang tayo nakahanap ng signal para makapagbato ng report sa kalagayan ng ating mga kababayan sa Bulalakaw. Saan ka man tumingin, iisa lamang ang makikitang tanawin ngayon sa bayan ng Bulalakaw, Oriental Mindoro. Mga wasak na bahay, mga natumbang puno at mga poste sa kalsada. Walang pinatawad ang lupit ng hangin at ulan na dala ng bagyong Ursula. Mga piraso na lamang ng bahay ni Mark sa barangay Kambunang ang natira. Mahirap po sir. Wala po kami dito na tulong na tatanggap. Ang maliit naman na CR ang nagsalba sa buhay ng 17 residente sa barangay Poblasyon. Habang natutuklap ang bubong ng kanilang bahay, sa CR sila nagtago. Kahit siksikan ang mga bata at senior citizen, alam nilang ligtas sila dahil gawa ito sa bato. Kabilang dito ang 87 taong gulang na si Lola Carolina. Nanginginig na nga kami eh. Nagadasal kami, nagapanginig eh. Hindi wala kami maggawa. Nagatulong na nga ang luha ko. Sabi ko hindi ko na pinapatulong ang luha ko. Pinipigilan ko na eh. Nilalakasan ko na lang loob ko. Si Lolo Pedro nagbuwis ng buhay para mailigtas ang kanyang apo. Yung pamangkin ko ay naiwan doon sa loob ng bahay na tatanggalan ng mga yero. Ngayon binalikan ng tatay ko. Sa pagbalik niya, hindi namin nakita na siya pala ay natamaan na nung isang anong puno. Malaki rin ang pinsala na tinamunang Bulalakaw Community Hospital. Ang ibang pasyente inilipat sa ibang ospital kahit 2 hanggang 4 na oras ang layo. Yung natitira pong 8, tinransfer namin ng Rojas District dahil total blackout po kami, so wala kaming ilaw. Kaya pansamantala po na tinransfer namin sila sa Rojas District. Siya pong pinakamalapit na hospital. Iba po sa Calapan dinala sa Provincial Hospital. Ang isang barko, tinangay ng malaking alon sa Buhanginan. Kwento ng mga residente, si Ursula na ang pinakamatinding bagyo na tumama sa kanila. Sa tagal na namin dito, ngayon lang kami naka-inkwentro ng ganong kalakas. Sa mga dumaan po na Undoy tsaka Tasoy, hindi giniba yung aming bahay. Tapos po yung baha, nakatakot, ang laki. At saka ang lakas ng hangin at ulan, hindi na nga namin makita yung kapitbahay namin ng bahay dyan. Oh. Sa lakas ng sa dilim ng ulan. Ayon kay Mayor Ernilio Villas, halos 90% ng mga bahay sa Bulalakaw ang nasira at higit 40,000 residente ang apektado ng bagyo. Paubos na rin ang supply ng bigas sa kanilang bayan. Ang kailangan namin ng ang mga food packs and then yung sa shelter assistance, yung mga roofing materials, yero, marine plywood. Sa tindi ng pinsala ng bagyong Ursula, muling idineklara ang state of calamity kahit na nakapagdeklara na noong bagyong Tisoy. Manong Ted, ayon kay Mayor Villas, nakausap niya ang kinatawan ng Ormeco o yung Electric Cooperative sa Oriental Mindoro at sinabi daw sa kanya na posibleng bago magbagong taon ay maibalik na ng konti ang supply ng kuryente sa kanilang bayan. Dito naman sa bayan ng Magsaysay sa Occidental Mindoro, nakita namin kanina na malaki din ang naging pinsala ng bagyong Ursula pero patuloy pa tayong kumakalap ng mga detalye, Manong Ted. Dennis, gaano kalayo yung Bulalakaw sa pinakamalapit na lungsod o sabihin na nating lugar na maaaring daungan ng tulong o makarating kaagad ang tulong sa kanila? Ang Bulalakaw, bahagi ng Oriental Mindoro, pinakadulong bayan nito, yan ay 5 hanggang 6 na oras mula sa Calapan City. At kung galing naman dito sa San Jose, Occidental Mindoro, may airport dito, mga 1 oras sa Manong Ted. Sa ngayon, Dennis, ano ang nagsisilbing tulong sa kanila ng LGU sa pangangailangan ng mga tao doon? Ika mo nga, nangangailangan ng pagkain
at siyempre inuming tubig. Sa ngayon, gaano kabilis ang responde ng LGU? Noong kahapon, nakapagpadala na ng inisyal na tulong ang provincial government ng Oriental Mindoro, pero hindi yun sapat dahil sa dami ng mga naging biktima. At sabi nga ni Mayor kanina, ubus na yung kanilang calamity fund dahil nagamit na nila nung bagyong Tisoy. Ngayon ang problema nila ay yung supply ng bigas, walang mabilhan. Kanina ay nagpapunta na si Mayor ng tao sa Rojas para bumili ng sako-sakong bigas para magkaroon ng supply itong bayan ng Bulalakaw, Manong Ted.